guys, welcome back to Papa Tom's TV. So meron tayong yung Epson L360. Ang problema nito is Papa repair ni Ma'am ay may problema daw, naputol yung kanyang belt drive. So ang gagawin natin dito is babaklasin natin to and replace ng belt drive. At syempre along the way check na rin natin kung may iba pang problems yung printer. Okay, so guys, don't forget to like, share and subscribe. Especially kung bago lang kayo sa channel ko, bago nyo lang napanood ko, malaking tulong to para sa mga teachers natin, para kung masiraan man sila ng printer, panoorin lang nila yung tutorial na to. So hindi na sila mapapagastos, bibili na lang sila ng piyesa na kailangan nilang ipalit. Mura lang naman yan pag bibili na online. L360 guys, kapalit tayo ng belt drive. Ito lang belt drive. Okay, tayo ngayon natin. Walang ibang, ano, i-reset ko na rin siguro after. Atin ang unang bolt. Unang bolt. At gumbangat yung bolt nito. Pa nababakas ng ibang technician, usually kompleto pa yan. Minsan. Pag ano, naangat lang natin ito. Basta, atake lang natin ito. Ayan, tanggal yan. Basta tanggal natin yung flex. Flex cable ng starter. Sila at, yun na, tanggal na. So, next na tatanggalin natin is yung bolt dito. Bolt ng tanggalin yan. Sabi. Kasi na, tatanggalin din natin to. Snap on lang yun. Angat lang. Tanggal din yan. Tapos, kailangan lang natin ng maliit na flat screw para matanggal natin ito. Ito yung mga ano na to. Mga power supply ng ano, ng printer. Gagawin natin. Kailangan lang natin i-angat yan. Yan, dondang lang para hindi masira. Titik na pagkabas at okay na. Okay. May mga itdog pa ng butiki. Okay. So yun, linis-linis muna. Kailangan mo lang i-sabit ng konti yung itang. Okay na. And then, punas-punas ulit. Okay, so next thing na gagawin natin is tanggalin muna natin itong encoder strip. So ingat sa pagtanggal ng encoder strip, talo pag medyo luma-luma na yung unit, pwede yung masira yung mga guhit-guhit niya sa linya. Pag nasira yan, magkakaproblema na tayo sa takbo ng printhead, magkakaroon ng error din. Next thing is tatanggalin natin itong screw na to. Tapos babaklasin natin itong flex cable na nakakonek sa board at itutulak itong assembly ng printhead. Tatanggal tayo ng isang bolt ulit dito. Screw. Kailangan ko ng medyo maliit na screw ng electric motor. Ito yung gigila ng printhead natin. So, kailangan tanggalin. Medyo mahigpit. Okay. Next thing is, ito nang tatanggalin natin. Screw na to. Para may angat natin yung pinaka-release ng printhead na to. Tatanggalin muna natin yung kable at yung mismo ano natin, mismo electric motor natin para sa printhead. So ganyan, next thing gagawin natin is angat lang to. Dahan lang, angat lang. Pwede at pwede natin i- sorry, bago natin palagawin yun, kaya muna natin tanggalin to. Hihaharap ko sa dadaanan ng printhead.
gilid natin na ganyan. Try natin kung pwede na natin baklasin si Sprint Head. Ayun. So yun na, tanggal na. Wala tayong ibang gagawin ngayon. Kung linis-linis na lang muna siguro. Tapos palit ng belt drive. So yan, ito ang papalit natin na belt drive. Tanggalin lang natin yung luma at itatapon. At ipapalit yung bago. Hopefully, bago yung check mo na. Saan pa ang maganda-gandang... So yun, napagmahaba yung buko, mas madaling makipapasok dun sa nagay. So yun guys, so ang pinaka-importante yung tatandaan nyo, pag ibabalik nyo, nakakonect na ganyan, di ba? Na ganun nyo. Saka natin itatali dito sa taas. So pag hindi nyo ginawa to, lalo na sa mga first timer na nag-DIY, para ayusin yung sarili nilang printers, kalit-silit siya, nakabit mo na to, nakabit na to dito. Only to find out na mali ang ano mo, babalik ka, balik to zero ka, babaklasin mo na naman. So dapat nakaganyan. Ganyan, katali dito sa taas. Saka natin ibabalik sa relays niya. So ganyan. Angat lang natin to. At hahanapin yung daanan ano. So yun, ibalik ko siya. Pag ibabalik, make sure na nakapatong to sa plastic na pinapatungan nito. So, maangat lang ng konti, konting tulak. Okay, bakit ayaw? Baka lang. Yun. Ba, okay. So, nakapatong na siya dito. Tapos, babalik na natin yung bolt. Screw. Bolt ako ng bolt. Screw. Babalik natin yung screw. Gamit yung malaking screwdriver natin. So, ayan. Tungan natin yung base. Tamang higpit lang, masyadong higpit. Tapos yun. Next natin ibabalik dito yung screw na to, yung pino. Pino yung kanyang tawag dyan. Ah, basta yun, pino yung kanyang parang nilig. Parang nilig. Okay, diba? Tapos na. Next thing is ito, babalik natin to. Tapos ibabalik natin yung electric motor. So ayan, electric motor. Hindi tayo mawawala yan. Yung plating is nandito sa right side. Dito sa yung itatali dito. Turns lang. Tapos ibabalik dito. So yung lagayan. Yung ring nya. Papunta pabalik sa logic board. Main board. Ano ba motherboard yung tawag? Pero logic board yung pinaka-common term na ginagamit. So ayun na, naka-in-place na yung printhead natin at saka yung electric motor natin. Kailangan na lang natin i-fix sa pamagitan ng pagbalik ng dalawang screw na pino ulit yung kanyang liig. So ayun. So ayun, sa part na to is gumamit ka ng maiksing screwdriver kasi pag hindi, mahirap, babangga. Kahit yung screwdriver na ginagamit ko, usually mahaba ito. Pinutul ko na lang. Dahil nga para sa mga ganitong sitwasyon. Pag magtatanggal ng electric motor, para hindi mahirapan. Make sure lang mahigpit yung pagkakabalik ng screw. Kasi may laksing vibration dito. Ito yung nanadihilan ng printhead. Gamit na gamit, so dapat mahigpit. Mahigpit yung pagkakabalik ng screw. So ayan. Next thing na gagawin natin is ibabalik natin yung flex. Saan yung dapat paglagyan? Okay. So, pag narinig yung lumagitik ng konti, okay na yun. Bisa din naka-firmis na na maganda. At ibalik natin ng dahan-dahan yung flex natin. Punok dun sa mga slots sa main board. At yan, okay na yan. So next thing na gagawin natin is ito.
set na natin yung ating belt. So ito yung pakinabangon, kaya natin itinali. So pag hindi natin itinali, ito na natin balik. Ito na nag-vlog yung ruler ng ano. Balik na natin. Okay. So yung una natin ilalagay dyan. Ito, so may missing na spring. So ang sabi ni ma'am is papalitan ko lang yung kanyang belt drive, but it turns out meron pang tayong isang problema. Missing yung spring niya dito sa kanyang ano, sa sensor ng ano, sa sensor ng papel. So yan ay laging magkukos ng paper jam issue. So hanap muna ako ng pyesa para dyan. Alright, so yun guys, ito, napakalit lang na spring na ito ang missing. So ito, buti may nakita akong pang plate. So kailangan lang natin ilagay dyan para may function ulit yung sensor ng every time may dadaan na papel. So napakalit lang, pero malaking kirush pag nawala ito. Nakakamit natin dahan-dahan. So nangira siya pag ito tayo isang tumatak ito. Yan, so okay na, next string na ulit. Right, so yun na, malinis na siya. So yung gagawin na lang natin ay malipang lang natin to. So yung spring, sari natin ang spring. So since sa balik na natin, okay na, napalitan na natin yung belt drive. Chinek natin, nakita natin na yung spring na dito sa ilalim ay missing. So pinalitan ko yun. So additional charges na lang siguro yung kay teacher dahil sa pagpalit ng mga parts ko yun. I-text mo lang sa mamaya para ma'am, may isang babayaran ka, sorry. Okay. So yan. So okay na, next thing is, sample na natin natin. Pero before that, make sure na malinis yung mga pepang gabarit natin. Okay, bukong magawad natin. Ang laki, pipati ko. Pasok yan, hanap ng something na mahaba para buti ng flex at iangat, at dahan-dahang ipasok sa slot nga. Dapat dito maingat din tayo, kailangan swak na swak yung, kasi pag hindi pwedeng masira yung maninipis na parang metallic part ng flex na to. Pag nasira yon, magkakaroon ka ng error kapag ka nag-print ka. Dapat double check and make sure na hindi na sira yung kanyang ano, flex. Okay, ilalak na natin yung screw dito sa taas. Ang dali nito. Punas ulit, punas pang or. At ibabalik na natin yung unit na to, part na to. Hindi nyo na makikita siguro sa video ito, pero pag kayo yung gumagawa nito, madali na lang din naman nilagawa ng paraan to. Bendable naman yung part na to yun. So, kain-kain yung laruin. Pabalik nyo lang yung laruin. Sige, kaya nyo. Ang dali na. Hello? Yung hila yung palabas. Check natin. Okay, okay pa ito. So usually kasi pag yung printer ay kumakain na madaming papel, lalo sa mga older L-series na ito, ito lang yung problema. Dapat iikot sa paunahan. Pag pabalik, hindi siya iikot. Once na umikot siya papunta at paatras, sira na to. Most likely bali na yung spring, so kailangan palitan ang unit na to para mapagana yung lower pickup unit ko ng maayos. Okay ang unit, walang problema dito. Ayun na nga.
nagpalit ng belt drive, spring para sa kanyang sensor na papel sa likod. At ano pa ba ginawa ko? Pinalitan ko yung isang kit niya dito sa likod. Yung tawag dito. Basta yun. Pinaglalagyan ng papel na may spring. Okay. Yeah, so, kailangan kong papel. Saan yung papel? Natungalay. Ito naman na natin yung magic. Hindi na tuloy. Sublime. Okay. So, mamaya ko yung lagay. Power on ko muna. Check kung... Ay, sorry. Hindi pala nakasaksak pa. Mag-power on. Saksak muna. Okay, so check muna natin kung magpa-power ko ng printer. Power on. Okay, so green light tayo. Tingnan natin kung tumatak po yung ating printhead. So tumatak po yung printhead natin. Self-test yung tawag yan. So nag-detect si printhead. Tingnan nyo ano, yung daanan niya, yung pinaka-point of reference kasi yung kanyang color strip. So binabasa niyo yun kung ilang dumi. Madalasan kung may konting dumi dyan, mga parts ng bandpaper na medyo pumapit doon sa ano, magkakaroon ng error, pupula ito. So kung wala naman, gulos tayo. So next na gagawin natin, lagyan ko ng papel. Then mag test print tayo. So mag test print tayo without ano, without using computer or laptop, ano lang, manual lang sa control panel lang ng printer. So usually gagawin mo is power off muna natin yung printer mamaya. Tapos hanapin niyo yung kulay pink na doon, may inverted triangle. Long press 'yan. Ilo-long press natin 'yan. Tapos pindutin yung power. Pag nag-blink ng simula power, let go ng sabay, tapos antayin na natin yung printer natin. So antayin na natin, nagtitingin si ano, si printer. Okay, so yung gagawin natin ngayon is test print tayo without computer. Ang gagawin natin, press and hold down lang natin ito yung inverted triangle na kulay pink. Diin na natin yan, at diin na din natin yung power. Kapag nakita natin mag-blink ang power na, let go na natin yon. At antay natin, si printer, usually mag-pinipin pa yan, then maghihila na ng papel at mag-test print na yan. So tingnan natin kung kamusta yung sulat niya. After ilang months na natambay ko eh. Ayun, okay, so medyo maganda naman. Ayun guys, wow. Okay, so mukhang konting cleaning lang. Okay naman yung sulat ng letters, yung problema lang dito is medyo may tinting ano, part na missing ano, yung sini. Tapos hindi ano okay, okay din naman yung, actually hindi okay yung magyayang kataka yung sayan. Press and hold down natin to, ang inverted triangle na itong kulay pink. 1, 2, 3, and let go. So 3 seconds lang, let go natin, so nag-perform ng cleaning yan, antayin lang natin. Makikita natin nag-blink-blink yung power niyan, so nag-perform ng cleaning yan. Alright, so yun guys, testing tayo, mag-photocopy ng ating... ano, palad. Tingnan natin kung kamusta na yung ano. Ayun. So ang itim ko talaga. Ayun. So okay na yung print niya. Ayos na to. Mayroon mga konting lines pero makukuha ko sa cleaning kung hindi man. No choice na talagang bibili ng bagong printhead para palitan since medyo luma na nga ito, L360. Face out na model na ng Epson. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat sa panunood. Sana makatulong sa inyo and don't forget to subscribe, like and share na ng video. Thank you.